Hello everyone. For this episode, inimbitahan ko naman po ang aking video editor. So, isa po siya sa mga staff ko sa production. May introduce to you, Patrick Onya. Hi Patrick. Kamusta pa? Nervous ka naman? Hindi. Ano lang, kwentuhan lang ito, Patrick, di ba? Patrick, pakikwento naman sa mga nanonood sa atin ngayon. Ang background na isang Patrick Onya. Ako nga po pala si Patrick Onya from Bulacan. Laki po ako sa Manila direct. Anak po talaga ako. May hilig po talaga ako sa mga computer games, sa sports, yan. Yan po ang kinakakyan ko, kaya nahilig po ako sa video editing. So, yun talaga ang background mo na bilang Patrick Onya. Now, as video editor sa mga events ko, napansin ko, may taste ka sa pagdating sa mga choices, no? Sa mga requirements ko. Sa tingin mo, saan mo nakuha yung ganong klaseng talento? Yung talento ba na hindi lang talento, na may taste? Siguro po, nahasa po ako sa nung mga high school days po hanggang college days. Siyempre, nagkakaroon ng mga presentation. Uso pa dati yung mga Manila paper hanggang sa ano na sa PowerPoint, yun po. Siguro po doon po ako nakasa dahil to think na hindi naman yun ang course mo, di ba? Po, business management. Business po. Management siya, pero ang galing niyang gumawa ng graphics, no? He even edits videos according to my requirements, no? Ayun po, doon po siguro nakasa dahil siguro sa iba't ibang klase ng ideas, brainstorming, na kung ano yung gusto nito. So para lahat mapagbigyan, doon ako nakasa na mapagbigyan lahat para magkaroon kami ng maganda. So, estudyante ka pa lang, bata ka pa lang, manilig ka na sa ganyan. Okay. Eh bakit hindi yun ang course na pinursu mo? Siguro po dahil na-pressure din dati sa kung anong trend. Okay. Na-pressure, were you pressured by your parents to ano? Or trend? Sa trend sa na-pressure? Saka sa environment na dati. So, ang IT nito. Nag-IT muna po ako noon. Tapos, nag-alist din po ako ng interview. Kaya mas nakasarap pa rin po yung visual editing ko kasi nung nag-alis po ako, parang ako rin po yung naging VA ng teacher ko. Katulong po niya ako sa paggawa ng mga visual editing. Ngayon, Patrick, napansin ko, no? Hindi ka basta-basta lang susunod sa kung ano ang gusto kong paggawa sa'yo. Kung sa tingin niya po maganda, sinasuggest niya po sa akin yun.
And when I see that the suggestion is good, I accept. Though I cannot always be perfect or good. Kasi, syempre si Patrick, mas younger ang pag-iisip. So may mga ibang bagay na sinasuggest niya na tinatanggap ko. Likas ka ba talagang ganun na mahilig mag-suggest, mahilig magbigay ng magandang ideas? Opo, mahilig po talaga kasi parang pag nakikita ko na parang kaya pang mas improve, parang mas ma-appreciate ng tao. O yan, mga pagkatulad ko na mahilig sa kahit sa mga simpleng detalye lang, mas na-appreciate. Ako hindi nga simpleng detalye, talagang detalye. You know, not for me, as his director, mas appreciated ko kasi may mga bagay din na detalye hindi ko na nakita sa dami na nang iniisip. So, siya nakikita niya, I just don't mind na mangulit siya magtatanong kasi gusto niya maging okay din yung ginagawa niya, di ba? Para sa kaganda ng grupo natin, di ba? Ano kaya ang masasabi mong style mo sa paggawa ng presentation? Even sa pag-edit ng videos, meron ka bang particular style ang sasabi mo about you? Ang pinakasusunan ko lang kung style is kung paano ko yung nakikita ko sa in common. Tapos parang ginagawa ko lang po siya sa tingin kong magiging parang brand ko. Kung baga parang kung ganito na yung common na video effects, tapos sa kabila, ganito naman, parang pinag-combine ko yun para ayun yung sarili kong design. Parang hinihigaroon ako innovation. Innovation. Dati, di ba po, nung sabi ko po sa inyo, ang pinaka-main na pang video edit ko para mga pang-visual is yung PowerPoint lang. Na unang sabi ko doon, parang yung ibang kasama sa production ang dudulo bakit yun. Which is okay lang din na kasi naman ako mas gamay. Pero kailangan natin pas pag-unan, dalaya ngayon, marunong akong gumamit ng iba't ibang application na program. Ayun po, mas napapaganda po natin. Kaya ayun po yung mas dapat pagtunan kung meron na bang mas latest update nung app na yun para mas maganda yung effects natin, para mas maganda yung output, pati mas malinis. Yun, buti ka mo, ganun pa utak mo. Ilan taon ka na ba? 25 po. So, siguro fresh pa rin. Hanggang 30 lang siguro yan. I appreciate that, all the suggestions, yung mga gusto niyo, innovations. Kaya ako, maluwalhati kung tinatanggap ko. Alam ko namang magkagaganda ng mga gawa mo, presentations namin. Hindi ako hindi ko sila kinakahon. No? Kasi nga alam ko, magkaganda naman ang ano namin, yung presentation. Patrick, maging personal tayo sa tanong. No? Maaga kang nagkapamilya. No? Di ka patapos ng college, nagkaanak ka na. And, pagdating ba ng panahon, ano ang sasabihin mo sa anak mo na minsan naging trabaho mo? Ipapaunawa ko sa kanya na bilang proud na daddy na habang pinagbubuntis siya ng mami niya, hello sa'yo baby, na gumagawa ko ng paraan na para maano ko yung responsibilidad ko sa kanya bago pa ako makuha ni Derek. At hanggang sa naging kasama na ako sa team nila direct. Masaya yung din ito klase ng trabaho. Alam ko, ma-appreciate mo din ito pag laki mo kasi gusto ko rin na lumaki ka na artistic at saka sporty. Kasi baka balikan ko yung video ito, may malay na talaga siya. Kasi ilang taon pa lang ngayon? 3 years old. So, by that, siguro mga bandang 8 or 10 na pwede niyang balikan. No? Baka who knows? Baka maging path niya rin ito. Hindi natin masabi, we can tell the future. Anyway, Patrick, pamilyado ka na. Ano ang pangarap mo sa sarili mo? Paano mo nakikita yung sarili mo in 5 years? Siguro po, meron na po akong stable job na
sabi kong work smarter, not harder. Gusto ko po kasi direct na meron po akong time sa family ko, sa sarili ko, na sabi kong work efficient, nagkakabili po ako ng income. Ayun po yung pangarap ko direct. Sa ngayon po, sa limang taon, in 5 years, 20, 30 ka na. Anong makikita mo sa sarili mo pagdating mo ng 30? Siguro po, ano bang meron ka na noon? Successful na po ako na virtual assistant na umikita na po ng para. Wala kang plans mag-abroad? Kunwari may requirement na sa trabaho mong ganyan? Sa tingin ko, wala. Sa ngayon po, wala pa po. Kasi knowing po yung income salary, yung income range po nung trabaho na yun, sapat na po yun. Saka, minsan hindi mo naman kailangan ng sobrang taas na sakit eh. Mas maganda yung nag-i-enjoy ko. Napaka-simple. Hindi na yung gusto ng buhay. Actually, yung buhay mo, mapasaya mo lang yung pamilya. Yun lang naman. I mean, makikita mo yung character ng isang tao. Masa ganyan. Anyway, ano naman ang pangarap mo para sa anak? Pangarap ko po na lumaki rin po siya magalang, mabait, sporty. Sporty? Sporty po. Kasi naglalaro po ng basketball, volleyball. Matangkad eh. Matangkad siya. Kaya... Saka po yung mga artistic, mga pagduwa po ng mga visuals. Si digital pa rin. Ang gusto mo. Kaya lang siya kaya. Kaya naman po matutunan kasi po sa panahon ngayon. Dati po kasi nagsimula ako sa pag-edit-edit lang sa Microsoft Word. Hanggang sa naging pa. Was there a time na, 25 ko pa lang eh. Was there a time na ginamitan mo ng kamay? Opo, marunong din po ako na creating drawing. Marunong din po ako mag-drawing na cartoons. Realistic. Pwede niyo kontakin pa kailangan yung trabaho kay Patrick. Okay? Di ba? Anyway, sa tingin mo bilang ama, sa estado mo ngayon, nagagampanan mo ba ang responsibilidad mo sa anak? Sa tingin ko po, subjective naman po yung sa part na nagagampanan or hindi. Pero sa nakikita ko naman po, masaya naman po sa akin yung asawa ko, pati po yung anak ko. Siguro po, mas bibigyan ko na lang po ng mas oras pa kasi knowing yung trabaho natin dito sa Puyatan, isang mahaba. Actually ngayon dito tapusin pa siya. Ganun po. Ayun, masaya naman po sa sama po namin ngayon. Tingin ko na... Masaya namin. Bagay na lang naman tayo, Patrick. Patrick, sa mga batang gustong tumulad sa'yo. Ha? Even yung pagiging ama, trabaho, anong masasabi mo sa kanila para maging maganda yung mga buhay nila pagdating ng panahon nila despite you having a child at an early age. Tapos, syempre, yung trabaho mo makaiba, digital, technical. Ano masasabi mo sa mga bata? Kasi ang audience natin from 40 to 25, karamihan. Surprisingly, ang mga nanonood ng videos ko between 14 years old to 25 years old. At halo, may babae, may lalaki. So, anong pwede mong maibigay sa kanila, lalo na yung mga gustong tumulad sa ginagawa mong trabaho? Ang masasabi ko lang sa inyo, hanggat bata pa kayo, maximize nyo na yung resources na meron ngayon. Kasi nung panahon ko, hindi naman parang tanda ko nung kayo. Nung kabataan ko, hindi pa ganun ka-technical ang mundo. So parang magsisimula ka talaga sa scratch na wala ka dyan. So recently lang naman naging talaga Dati, okay pa lang may access ng internet. Ngayon, pwede ka na manood sa YouTube, manood ka na mga kung ano ng tutorials. Kasi pag habang mas baka pa, pag nagawa mo na yun, pwede ka na kumita ng pera. Ako nga nung unang project ko kay Direk, bago pa Direk yung sa Palawan, nagulat ako na, uy, para sa akin, parang ang dali-dali lang yung ginawa ko. Siyempre, fashion yung ginagawa mo, parang nilalaro mo lang. Saglit lang yung inuwit ko na video, pero gano'n na pala yung halaga nun. One more pa kung mas pinandahan ko pa. So, ayun yung mapapayo ko sa inyo na hanggat maaga pa, hanggat bata pa kayo. At an early age, makapag-create na kayo ng sapat na income. Ayun. Kung... Na for all you know, baka makatulong pa sa pag-aaral nila. At kung sa tingin nyo magiging sapat na yun, wala namang problema kung magkakabundi ngayon ng pamilya sa magang sa murang edad na kaya nyo namang gampanan na yung responsibilidad. So, ladies and gentlemen, this is Patrick Onya.
Thank you, Patrick, for saying yes to this interview. Sana makilala niyo pa yung mga tao, hindi lang tao ko, mga tao sa industriya, para maintindihan din ninyo kung ano yung trabaho ang ginagawa. Tsaka para makilala niyo rin yung mga tao behind the industry. Marami pa pa akong iimbitahan, hindi lang mga tao ko, baka ibang from other directors as well, or other directors, iimbitahan ko din. But for now, this is Patrick Onya. Thank you, Patrick. Bye-bye.